Sa bandang ng COVID-19, halos dumoble na ang demand sa mga produktong disinfectants gaya ng alcohol. Kaya ang Department of Trade and Industry pinayuan ng mga retailers sa limitahan ang pagbebenta sa mga customers para maiwasan ang hoarding. Nagbabalita si Greg Gregorio. Sa supermarket na ito sa Welcome Rotonda sa Quezon City, naabutan namin si Sandra na namimili ng malaking bote ng alcohol. Mahirap na raw kasing maubusan ang supply sa gitna ng banta ng COVID-19. Kasi may mga bata eh. May mga anak ako. Protection. Sa post nga ng ilang netizens, nagkakaubusan na ng panindang alcohol sa ilang tindahan sa Commonwealth Quezon City at sa Makati. Halos malimas din ang alcohol sa pamilihang ito sa Pasig at 40% ethyl alcohol na lang ang mabibili. Wala pa raw stock na dumarating kahit marami ang order nila. Sabi ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, halos dumoble ang demand sa alcohol at disinfectants kasabay ng pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Ang problema, limitado na lang isinusupply ng manufacturer. What we ordered, cut into 1/4 lang ang delivery kasi they have to distribute and give everyone. At since tumaas ang demand, natural, kulang for everyone ang production. Nag-abiso naman na raw ang Department of Trade and Industry sa manufacturers at retailers na tiyaking sapat ang supply sa merkado. So, kung makakakita kayo ng medyo empty shelf, ibig sabihin lang nun, kailangan pa nilang mag-replenish. So antay-antay lang tayo and be patient, pero huwag mag-panic at huwag mag-cause ng alarm. Mungkahin ng DTI sa mga retailer, kontrolin ang dami ng ibibentang produkto sa bawat mamimili para iwas hoarding. We have advised them accordingly kung kailangan nilang mag-limit ng supply to stretch the inventory also, siguro per person, mga 2 bottles of alcohol. Kung pwede ganun ang gawin nila, pag-aralan nila. Sagot ng Supermarket Association, maaari lang nilang payuhan ang mga mamimili na iwasang mag-hoard ng produkto pero hindi nila maoobligang bawasan ang dami ng binibili. Para sa 1PH, Greg Gregorio, News 5.